Mas affordable na concrete floor finishing ba ang hanap mo? Yung tipong hindi ka gagastos ng malaki para sa flooring ng bahay nyo. Paano makamura dito? Well, panoorin mo ang videong ito. Hi! Andito na naman ang yung Kuya Architect para maghatid sa inyo ng isa na namang helpful video for your house design and construction needs. Kung magpapatayo ka ng bahay at gusto mo ng mga ways para makatipid sa materyales, well, better subscribe dito sa ating channel. Marami tayong videos relating to those topics. At para updated ka sa mga bagong labas nating contents, huwag kalimutang i-click ang notification bell. So, probably nag-iisip ka ng mga paraan kung paano ka makakatipid sa pag-finish ng iyong concrete floor sa iba't ibang parte ng iyong bahay. Kaya ka siguro napadpad sa videong ito. Bukod sa paglalagay ng ceramic tiles, ano-ano nga ba ang mga iba pang paraan para makatipid sa iyong flooring? Pero maganda naman din ang resulta. Ano-ano nga ba ang mga pwede mong gawing diskarte dito? Well, ating pag-usapan. Cheaper concrete flooring finishings. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang paraan o mga types of floor finishing na mas tipid sa labor at material cost. Tulad ng polished concrete, mosaic tiles flooring, powder mix floor finishing, concrete staining, and lastly, ang concrete stamping. So, ano nga ba ang mga ito? Well, as usual, i-discuss natin sila isa-isa. Una, ang polished concrete. Ito ay type ng floor finishing kung saan ang bare concrete ay pinapakinis. Hence the name polished concrete. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng isang malaking concrete polishing tools na ginagamit sa malalaking area para mas mabilis itong magawa. Kung hindi naman ito available at mas maliit na area lang ang ipapolish, pwedeng gumamit ng mas maliit na grinding tool para dito. Ale, manumanong ipapolish yung area yon. Well, bukod sa mas mura, mas mabilis din itong gawin. Kaya perfect din ito para sa mga outdoor or utility area na nababasa ng tubig sa kanilang mga sahig. Well, pwede rin naman ito sa interior part ng bahay kung hindi ka maarte. Kasi medyo less aesthetic siya para sa ibang tao. Unless trip mo yung mga rustic or industrial style ng interiors ng bahay, gaya na mga ito. Pero syempre, may issues din ito. May tendency itong magbakbak or magchip sa katagalan, lalo na kung maraming foot traffic dito. Ang finish ding ito ay prone to water absorption, kaya hindi ito advisable sa mga upper floor use. Unless maglagay ka ng mga water sealer para dito, para again, to avoid water absorption. At kapag napabayang itong babad sa tubig, ay maaring magkaroon ng growth ng lumot. Kaya best na maalis agad yung mga tubig na naipon para hindi nga magkaroon ng lumot at maging madulas yung floor surface na yon. So ayun, ang simpleng polished concrete flooring. Next naman ang mosaic tiles floor finishing. So ano naman ang style nito? Well, kilala rin ito bilang broken tile finish. Meron kang mga sobra or natirang tiles na gusto mo pa rin gamitin pero kulang na para sa isang area ng flooring. Well, ito ang best solution para dito. Ang mosaic tile flooring kasi is characterized by the use of cheap tiles or yung basag-basag or tipak-tipak ng tiles na nilalagay sa isang floor cement mortar bago ito matuyo to form this kind of style ng flooring. So, pwedeng malalaki or mas maliliit na piraso ng tiles ang pwedeng gamitin dito. Bale, nilalapat ang mga piraso ng tiles to form different patterns or mga shapes para gawing floor designs. Or place them randomly para magkaroon ng eclectic design, gaya naman naman ganito. So, kahit iba-iba ang kulay or design ng floor tiles na natira, pwede mo pa rin silang pagsamahin para gamitin sa isang floor area. Kaya perfect talaga ito for leftover tiles para wala namang sayang, di ba? Again, mapapamura ka dito pero meron ka pa rin design ng flooring kahit papaano. But gaya ng isang polished concrete floor, may tendency ditong ma-absorb ng tubig or magkaroon ng chipping or pagbibitak sa katagalan. Maaari ding mag-collect ng dumi or dust particles yung mga edges ng tiles, lalo na yung mga nakausli. Kailangan ding linisin from time to time. So yun yung mga pros and cons ng paggamit ng mosaic or broken tiles floor finishing. Before we proceed again sa ating discussion, nais ko kayong ulit imbitahan, check our other videos na makakatulong especially kung nagpapatayo ka ng bahay. From different design ideas
at mga materyales? Paano ka makamura dito? Or alin ba ang mas matibay? At ano ang babagay sa klima dito sa atin sa Pilipinas? Hahanap mo ito dito sa ating channel. Please do check them out after this video. At syempre, kung hindi pa, please do subscribe. Going back sa ating discussion, next type of chipper floor finishing, ang powder mix flooring. Siguro marami sa atin ang familiar sa mga red colored flooring gaya ng mga ito. Ito ang flooring type na makikita natin sa karamihan sa mga public schools dito sa atin sa Pilipinas kasi nga mas mura itong gawin. Well, siguro marami sa atin ang nakatry ng maglampaso at magpakinis nito. Ang red floor finishing na ito ay gawa sa pamamagitan ng paglalagay o pagbubudbod ng red oxide powder sa newly set or mamasa-masapang cement mortar para sa ating flooring. At syempre, tinatrawel ito to form a red and polished surface pag natuyo. So, mas mura nga itong paraan para magkaroon ng isang colored floor finish. Pero, kailangan mo itong i-maintain from time to time. Bawala kasi ang kintab nito pag nag-accumulate na ang dumi at alikabok dito. Only, para mapanatili natin ang kintab ng flooring na ito, ay naglalagay tayo ng floor wax dito. Ding gumamit ng clear, pero karamihan sa atin ay gumagamit ng red dyed floor wax para mapanatili ang kulay nito. Siyempre, after nating i-floor wax, kailangan pa natin itong lampasuhin or i-polish. Well, at least yun yung ginagawa namin sa aming flooring dati sa luma naming bahay nung bata-bata pa kami. Mas mura nga ito sa pagta-tiles pero effort naman sa pag-maintain nito. Nakapagod ang mag-floor wax at maglampaso. Isa pa sa issue sa paggamit ng red oxide powder sa floor finishing ay ang tendency ng kulay na ito na dumikit sa ating talampakan. Maaaring maging mamula-mula yung talampakan ng paa mo dito. Actually, kung red dyed wax nga ang ginamit mong pangpakintab dito. King of pula, may iba pang kulay na maaari mong pagpilian sa floor finishing na ito. Ang oxide powder ay available sa ibang kulay tulad ng green, blue, or yellow na nagproproduce ng mga flooring gaya nito. So, ano, trip mo ba ang makulay na flooring na ito? Next, mula sa powder, punta naman tayo sa staining. Pag-usapan naman natin on how to achieve a stained concrete floor finish. So, isa rin ito sa cheaper way to have a design sa ating flooring aside sa paglalagay ng tile. So, ano nga ba itong staining? Well, basically, ito ay ang paggamit ng chemicals, usually yung acetone dye with a specific color. Ginagamitan ito ng spraying tool para i-apply sa concrete floor surface. Dapat ang concrete flooring ay tuyo at na-polish na para maging maganda ang result ng application ng stain sa concrete flooring natin. Ang usual na available ng color ng acetone dye natin ay in earth colors gaya ng brown or maroon and meron ding gray color. Ang resulting surface nito ay parang polished concrete but with the specific color na ating pinili na nagre-resulta into an elegant or mas rustic na floor finishing. Again, this is a cheaper way to have a design sa ating flooring kahit hindi na tayo gumamit ng mga tiles. So, after mong ma-apply ang stain sa surface ng concrete floor, lalapatan naman ito ng isang clear concrete sealer para mapanatili ang kulay nito. Isa lang sa issue nito ay maaari itong mag-fade, especially kung tatamaan ito ng direkta ng sikat ng araw. Kaya ideal lang ito for interior spaces. Nagiging manipis din ang sealer nito at katagalan ay maaaring natanggal. Kaya doon kumukupas din ang kulay ng ating sahig. So yun ang stained concrete floor finish. As to be discussed sa ating mas murang concrete floor finishing ay ang floor stamping. So, ano naman ito? Kung nagmamadali ka pero gusto mo pa rin ng mga design sa concrete floor mo, baka ito ang swak sa'yo. Well, as the name suggests, ito ay ang paggamit ng mga stamps. Maaring gawa sa goma, silicone, or sa bakal. And pressed over the floor cement bago ito matuyo or tumigas. So, bale, instead na gumamit ka ng bato, or bricks, or mga fibers sa inyong patio, lanay or parking areas, gamitan mo na lang ng buhos ng semento. Gamitan mo ng mga stamps to produce patterns gaya ng again, bato, bricks or pavers. That way, mabilis ka nang natapos, makakatipid ka pa sa materyales. Ito ang ilan example sa mga stamp concrete floor finishing. Then again, random stone finish, merong mga geometrical pattern,
at merong mga fibers na pattern. So after mo ma-stamp ang concrete at sila na ay tumigas, well, kailangan mo na rin silang i-polish or applied ng stain para mas realistic silang tignan. Diba? Mas mabilis itong paraan sa pagkakaroon ng mga pattern sa ating floors. Mas matiwid pa, di hamak. So basically, yun ang stamp concrete floor finish. Well, yun yung iba't ibang paraan para ma-achieve ang affordable or mas murang concrete floor finishing. Sana nagkaroon kayo ng idea about this topic dito sa ating video. Anyway, ito pa ang ibang video all about floor construction at materials dito. So, panoorin nyo ito para mas lalo kayong magkaroon ng idea. Again, kung may katanungan kayo or opinion about the topic sa ating video, huwag kalimutang mag-comment below. Please do leave a like, share, at of course, kung hindi pa, please support and do subscribe dito sa ating channel. Again, this has been your Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kita tayo ulit sa susunod nating video. Bye!